المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagpadala siya ng mga sugo, mga propeta bilang huwaran o kaya ginagaya ang kanilang mga gawain patungo sa pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At pinapakinggan ang kanilang mga salita o ang kanilang mga sinasabi patungo rin sa kapakanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pinakahuling sugo ng Allah ay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay hinirang ng Diyos bilang propeta sa kanyang edad na ika-40 years. Siya ay pinanganak sa Makka at doon naman siya namatay sa Madinatul Munawwara sa loob ng bansa ng Saudi Arabia. Maraming mga tao na nagsasabi, lalo-lalo na sa ibang grupo o kayo ibang pananampalakababayan namin mga Kristiyano, na sila'y nagsasabi na si Prophet Muhammad daw ay wala sa kanilang aklat. Hindi lingid sa kaalaman ng karamihan na ang aklat na nauna sa Quran ay yan ay nasira na o kaya'y meron laman na haka-haka o kaya'y pinangimasukan ng salita ng ibang tao. Yan ay hindi ko salita, bagkus ito ay salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ayon sa banal na Quran. At mismo Quran na naglantad na ang mga naunang aklat ay ito ay nasira na. Ito ay sinabi ng Allah sa banal na Quran, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ang kahulugan yun sa wikang Tagalog, mayroon sa mga grupo ng mga Hudyo na pinadudulas nila ang kanilang mga salita upang malinlang nila ang mga tao tungkol sa aklat. Sila ay nagsasabi na ito ay salita ng Diyos na ibinaba kay Moises. At minsan pa sila nagsasabi na ito ang salita ay mula sa aklat ni Moses. Samantala yan ang sabi ng Diyos ay walang katotohanan. وَيَكُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ. Sinabi ng Allah, sila ay nagsasalita ng kasinungalingan para sa Allah at alam din nila na sila ay nagsisinungaling. Ibig sabihin, sinasadya nila ang pagkakaroon ng mga salita sa loob ng aklat na yan upang malinlang ang mga tao. So yan ang nangyari sa naunang aklat, mga aklat na nauna sa banal na Quran. Bagamat ang aklat na yan ay nasira o kaya meron dyan nakapaloob na mga salita ng ibang tao, mga kuro-kuro ng tao, pero meron pa rin dyan makikita o mababasa na diwa ng Islam, o ibig sabihin diwa ng katotohanan. Katulad ng pagkasugo kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kay mga tanda kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa Islam, ang kauna-unang revelasyon na ibinabasa sa kanya ay Suratul Alaq. Ito yung sinasabi sa banal na Quran na Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Dumating sa kanya si Anghel Gabriel at gustong ipabasa sa kanya ang katagang ito. Pero ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ako marunong bumasa. At hindi malingid sa ating kaalaman na ang pinakahuling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ay mangmang. Hindi siya marunong magbasa at hindi siya marunong magsulat. Yan ay nilantad din ng Quran ang tanda na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi marunong magbasa at hindi marunong sumulat. Katulad ng sinabi ng Allah sa banal na Quran, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. Ang kahulugan yan sa wikang Tagalog, yung prophet o kay yung sugo na propeta na mangmang walang alam, hindi marunong magbasa at hindi marunong magsulat, siya si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang propeta niyan sabi ng Diyos ay matatagpuan nila sa kanilang aklat, sa aklat ng Injil, yung ibinaba kay Jesus,
at sa aklat ng Taurat na yun ay binaba kay Moises. Yan ay matatagpo nila ang pangalan o kay mga tanda ng propeta na yan sa kanilang aklat. Kaya totoo na ang Prophet Muhammad SAW nang dumating sa kanya si Anghel Gabriel, nang sabihin niya na siya hindi marunong magbasa, yan ay totoo na hindi siya marunong magbasa at hindi siya marunong sumulat. Ihambing natin sa aklat na tinatawag nilang Biblia. Ito ang sinasabi ko, na bagamat ang aklat na yan ay mayroon problema, pero meron dyan mga diwa ng Islam. Okay, diwa lamang na makikita mo ay parang nagkahawid sa anumang nabanggit sa banal na Quran. Makikita sa Isaiah 29:12, ito ang pagkakasabi. Ang aklat na ibibigay sa kanya, ito ibibigay sa propeta, ang aklat na ibibigay sa kanya na hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat, katulad ng nabanggit sa naunang binasa ko sa banal na Quran. Hindi marunong magbasa at hindi marunong magsulat. Na sinasabi, yaong basahin ito at siya ay magsasabi na ako'y hindi marunong bumasa. Kaya ito ay magkahawid sa nangyari kay Prophet Muhammad SAW nang kauna-unang revelasyon na ibinabasa kanya ng Allah sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Siya ay nagsabi na hindi marunong magbasa at hindi marunong magsumulat. Ito ay mababasa sa tinatawag nilang Biblia sa ika-29:12 sa Isaiah. Sa isa pang tanda sa banal na Quran na si Prophet Isa alayhi salam, binanggit ng Allah kung paano siya nangangaral sa mga Israel. Ganito ang pagkakasabi ng Quran. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurat wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad ila akhir al-ayah. Sinabi ng Allah ayon sa wikang Tagalog, sinabi ni Isa, okay, si Jesus, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan, na siya ay anak ni Maryam, ho mga anak ni Israel, katotohanan ako ay sinugo ng Allah para sa inyo. Siya ay sinugo lamang sa mga Israel. Na itong pagkasugo sa akin, sabi ni Jesus, ito ay pinatunayan ng unang aklat na nauna sa akin. Katulad ng aklat ni Moises na nauna sa aklat niya, ang ibig niya sabihin, pinatunayan sa aklat ni Moses na ako ay magiging sugo o propeta ng Allah sa bandang huli. At ako naman, sabi ni Jesus, sa panahon kong ito, ako ay magbibigay ng magandang balita sa inyo na mayroon propetang susunod sa akin na ang pangalan niya ay si Ahmad. Yung si Ahmad na yan, ay yan din si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ano ba ang pag ito ay hambing natin sa aklat na Biblia? Meron ba tayong makikita na ganito? Basahin natin sa Juan 16:12. Ganito ang pagkakasabi. Marami pa akong gustong sabihin sa inyo. Ito ang sabi ni Jesus. Ngunit ngayon ay hindi ninyo matitiis. Gayon man, kung siya, ibig sabihin ang espiritu ng katotohanan ang sinabi dito. Kung siya, ang espiritu ng katotohanan ay dumating, siya ay magsasabi sa inyo ng lahat. Patnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili kung anuman ang bagay na kanyang narinig. Yun lamang ang kanyang sasabihin sa inyo. Ibig sabihin, ito ay tumutukoy kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinasabi dito na hindi siya magsasalita sa mula sa kanyang sarili katulad ng binanggit sa banal na Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa. Ang ibig sabihin na wama yantiqu anil hawa, hindi siya magsasalita na mula lamang sa kanyang sarili, mula lamang sa kanyang kaalaman. Siya ay magsasalita sa harapan ng mga tao tungkol sa mga batas, tungkol sa ipinagbabawal, tungkol sa ipinag-utos, kung anuman ang ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun lamang ang kanyang sasabihin para sa mga tao. Kaya ito ay tumutukoy, o kaya kung ihambing natin ay halos magkahalintulad ang talatang ito mula sa Biblia at ang talata na binanggit ko mula sa banal na Quran. So hanggang dito lamang mga kapatid, maaari natin dugtungan sa ibang araw
sapagkat ang topic nito ay napakaganda. Wa sallallahu wa sallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.